so righteous and let us join us in hope and gratitude. Amen.
After Jesus had washed the feet of his disciples, he said, I solemnly assure you, no slave is greater than his master. No messenger outruns the one who sent him. Once you know all these things, live less will you be if you put them into practice. What I say is not self-appointed, for I know the time of that which is. My purpose here is the fulfillment of the scriptures. He who are good of bread with me, as well as his evil against me. And then it is now, before he takes time, so that when he takes place, you may believe that I am. I solemnly assure you, he who accepts anyone himself accepts me. And in accepting me, accept him who sent me. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Nasa utak lamang
discipulado. Discipulado. You have to begin there. Practice. Alam mo, sa akin, pag sinabi natin yung practice, ay dalawa yung sabihin. Practice ka. Maraming mga kapatid. Nagpa-practice mga kasama ko. So, pinapractice nila yung kanilang presentation. Pinapractice nila. Ang pasalaon ng salita ay pagsasama. Sinasama yung aking umarap sa iyo. Pinakailangan pasama yung tayo. At pag sinabi mo pasama, kahit hindi mo na isipin, kahit hindi mo na pagnilay-ilay, sabi na natin, pag sinabi natin best practices, ay ginagawa ko na kahit na nakatingin ka ng mga mata. Ibig sabihin, gabay na gabay ka. Kasi sanay na sanay ka. Pag sinabi namin, pinakailangan natin ilagay sa practice yung turo na Jesus. Ito mo sabihin, yung turo na Jesus ang hindi lang ito ang special occasion. Yan ang tawag na ito ay lifestyle. Ang estilo ng pamumuhay. Pinakailangan maging bahagi ng ating buhay. Hindi na dapat natin mag-iisip na katuro-katuro. Dapat nasanay na tayo. Kung hindi pa tayo nasasanay, siguro pinakailangan sa mga ito ang ating sarili. Hanggang doon sa pagkakataon na kahit hindi na tayo isipin. Sabi ko, it becomes automatic. Naging bahagi na ng ating buhay. At kapag hindi na natin ito, alin yun? It will become uncomfortable. Hindi na tayo makakalit. Kapag yun ay hindi natin ginawa sa buhay natin. Kasi bakit? Naging bahagi ng aming kalitanan. Naging bahagi na ng aming ugali. Naging bahagi na ng aming pagkakataon. At yun ang nagsunod ng pagkilay-ilay. Saan tayo masasara? Saan tayo masasara? Saan ba tayo sanay na sanay na? Ito po siguro ang ibigyan namin ng pagkakataon. Kasi ako ito ba masabi natin ay nakatingin tayo, magagawa natin. Ito ba ito bang mga bagay na natin ay nasasara? Ay, sabi nga natin, may kaugnayan ko yung si Diyos. May kaugnayan ko yung ng aking si Diyos. Kasi maalam na rin tayo nasasara. Pero yung kaugnayan ko ay hindi sa Diyos. Hindi kay Jesus. Maaari ito ay nasa ako yung tatlo na maaga kayo umisip kasi papasok kayo sa inyong trabaho o kayo mag-aaral. Alam mo kayo mag-aaral sa lasal. Ay marami po Now,
nakita ko rin po, nasabi pa rin, kasi may mga parokyado na, saan sila rin na sa trabaho sa Manila. Ang sabi, sabi ko, anong oras kayo umalis sa sasakyan? Kapag, komisyon ko, alas mo, komisyon pa rin. Medyo madali, bago na may nila. Yung mahirap na rin, yung ulang na sila, pauli ang San Pedro. Pero, sino alam na yun, kasi may mga kapag-asa na yun, pwede makilala. Pero, sa akin, ay gano'n na ang tao. Alam mo, komisyon na umuwi lang sila sa lahat ng baka na rin. 10:30 ng gabi. 10:30 ng gabi pa rin. Hindi lang ako sa traffic. Madali. Gawa naman nila. Ilan naman para makasakay na ng bus. Yung bibila ka para naman sa mga yung bus. Kung isa daw yung makabot ng isang oras ng kalahati. Sasakay ka pala ng bus. Alam mo parang ang hirap-hirap na yung isa parang sanay na kami. Sanay na kami. So yun. Kung sa mga, sa akin, kasi hindi ako sa mga. Mahirap sa akin. Pero kung siya pa sa mga, alam mo nila, alam mo nila yung kanilang tao. Kasi bago, praktisa lang na siya. Praktisa lang na siya. Ito rin yung manis ni Taiwan sa akin ang buong tawa. Dapat ko sa pagdali manin sa Diyos, dapat ko praktisa na di tayo. Praktisa na di tayo. Yung ating pagkakumayan sa Diyos, dapat maging bahagi ng ating pag-Diyos. Hindi for a special occasion. At kapag masabi tayo, naging madali. Bakit tayo nalangkan ang bahag ko sa aming pagkakas sa mga sasakyan ng sasakyan? If I am very difficult, simple lang. Hindi tayo masamay. Hindi tayo masamay. Nalala mo na yung isang libro ng isang tao kay Jessie ipagalala isang saan na yung tama ang pagpapalaya? Saan na yung tama ang pagpapalaya? Eh bakit kayo kung sila nasana? Kaya kung sila yung itong dali, kasi yun ang kanilang sinabi. Kung sila sinabi ang pagpapalaya. Kaya kung sila yung sila, pagkama ko kayo ng libro ay yung about points, points na ginawa niya, ang pagpapalaya. Sa dahil na ang pagpapalaya. So, kaya paano mo yung aking pag-ibos, yung aking acts of charity, yung aking pagdarasal ng isang buong sa araw, yung aking panawagan sa kalungan para sa kapistahan ng mahal na kurenda ng Vatican, sa dinamay na may kanilipatay ng mga buong masamay din tayo magsimba araw-araw. So, dapat, meron din tayong nasasanay na pag-ibos para sa Diyos. At kapag tayo nasanay, hindi na ako nangyari. Nagiging padali na ako. Si Papi, saan
sa laytanin. At yun ang aking sabi na pagmamagilan, ang aking buhay at katotohanan ay isang pagsasanay. Isang pagsasanay. Isang pagsasanay na ako yun. Ang pag-iwas sa kasamaan at ang pag-awa ng pag-uwiyan. Ang malaking makatagpo ang Diyos. Kasi hindi namin magagawa ng pag-uwiyan at hindi namin maiwasan ng kasamaan. Kapag hindi namin natagpuan, ang Kristo ay magagawa. Kaya ka naman ang salamin natin magpapalagi natin matagpo ng Kristo na yung mabuhay. Huwag tayo mahirap, huwag tayo sa kanya lang, nagawa ko yan, kahapon, nakatulog na ako kahapon sa aking kapwa. Okay. There should be no limitation. Bakit? Eh kasi sa tayo, ang pagawa. Bilang mga anak ng Diyos. Kasi pa, anak tayo ng Diyos. Natatapat na yung masanaw sa pagdala ng pinapahalaw ng ating Panginoon Jesus. Doon nawa tayo masanay. Masanay tayo bilang ng mga tunay na alagad ng Diyos. Pagawa sinabi Lord, have mercy on us. Lord, have
God is on me.
My brothers and sisters, in our final way, let us appeal to God. For each and every one of us and for our brothers and sisters. Come and stand with us to the soul of the Lord and all the heavens. Lord, have mercy. Free us from all harm, all the heavens. Lord, have mercy. Relieve the suffering of the sick, dear person. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Assist for those who are in the pain of the sick. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Give light and help to our brothers and sisters. And home to lay our hands in our hands. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Blessed be God who heals us in Christ. Blessed be God who heals us in Christ. Praise to the God Almighty Father who sent your Son to live among us and bring us salvation. Blessed be God who heals us in Christ. Praise to God who begotten your Son, who humbled himself to share the Lord of humanity and to give our praise to God, the Holy Spirit, the Lord, so your faith in our gives us strength and our bodily weakness. Blessed be God who gives us in Christ. Our Lord, leads us out and call for the witness of your servants, whom we judge and under this holy one. We ask in this through Christ our Lord. Amen. Thank you.